Yan, good morning po mga Karo House. Magandang araw po sa ating lahat. Today nga pala ay sa February 6, araw po ng Linggo. Bali, meron po tayong ekstrahan dito sa may tapat po ng bahay natin. Yan, dyan lang po. Bali, itong video na to ay ginawa po namin para lang din po makita po na nagpapagawa kung paano po namin i-renovate yung kanilang bubong po dito sa isang Irene Row House dito sa May Lumina. So mga Karo House, ipakita ko po muna kung magkano po yung mga materyales na binili natin dito sa may CMT metal roofing dito sa may 13. Yan, magandang araw po mga Karo House. Bali, nandito po tayo sa CMT metal roofing. So dito rin naman natin talaga binibili yung ibang materyales ng para sa yero, sa mga flashing, basta regarding po sa bubong, dito natin bibili lahat. So kailangan natin ng materyales dito para dun sa gagawin natin dun sa may katapatan ng bahay natin dito sa May Lumina. So papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga bibili natin at kung magkano yung presyo. Tara! Okay, dito po tayo. Kung maalala nyo, dito po ako nasugatan sa paa kung bakit ako napunta dun sa ospital dati. So dito nangyari yun. Natrasan ko itong plane sheet. Ganito po yun, yung plane sheet. Natrasan ko. Yan, matalim po ito yung dulo. Okay. Walang tao, tama. Para wala tayong kasabayan. Bali, dinala ko yung Crocs na binigay ni Ma'am Mercy. Yan. Dapat sapatos eh. Kaso nga lang, wala akong stock na medyas. Yan. So ito, nakaganito tayo rito para safe, no? Di ba? Yan, maraming salamat Ma'am Mercy dito sa bigay niyo po na chinelas. Yan, nagamit na po natin. Bali, meron tayo isang banig dito ng smoke stainless na gauge 0.5. Yan, medyo makapal siya. Tapos ipapahati natin siya sa gitna. Bali, yung isang banig is 4x8. Yan, 4 feet by 8 feet. Ay, ipapahati muna natin siya sa gitna. Yan, bali, ipapawin na natin to. Yung pinaka nasa firewall is 15 cm. Tapos yung daluyan ng tubig 12 cm lang according do sa dating sukat ng dating gutter. So ang gagawin lang namin dito, nilalima namin para makabawi naman sa agos ng tubig kasi yung inabutan namin doon medyo mababaw. So sabay lang tayo dun sa kung paano in-install yung trusses. Siyempre pagka nilaparan natin yan, baka hindi na magkasya dun sa trusses. Yan, ganyan lang yung style niya. Okay, bali pang flashing naman. Bali, umorder tayo ng total of 9 siyam na 24, siyam na banig. So, siyam na banig po ito, yung nasa lapag. So, pa-iisa-isahin natin yung sukat sa kanila. So, meron tayong apat na pang wall flashing sa may back area at saka sa may harapan, no? Sa harapan ng bahay. Ayan, bali, yung 24 na sinasabi namin dito is 24 inches. Yan yung kalahati ng 4 feet. Ayan. Yan yung una, hindi lang putulin. Bali, yung pangalawang i-bend nila rito is yung capping para sa may back extension. Yun nga lang yung dulo, pataas, imbis na papasok kasi meron ng katalikuran, no? May katalikuran na yung bahay. Yan, yung ikatlong bend, napakasimple lang. Bali, yung dulo, 4 cm. Yan. Ganyan lang yan. Pamplashing sa harapan ng bahay. Bali, yung kasunod, 6 na banig or 6 na 4x8. So, wala nang putol to. Puro bend na. Para naman to doon sa side flashing ng dalawang firewall doon sa row house. Bali, 5 cm muna. 5 cm. Ayan, tapos 11 cm. Tapos 28.
Tapos punta ka sa dulo. Sa dulo na. Sa dulo na? Oo, 4 cm. Ayan. Re-layout, pre. So, side flashing. Okay. Halos okay na yung mga pinabend natin na plain sheet. Tapos ito po, hindi natin pinabend to. So bali, i-actual po natin dyan. So kami na yung magbibend nito sa taas ng roofing. Bali, tapos na po tayo rito. Ito po yung mga pinabend natin. Yan. Side flashing, wall flashing, yan. Kaso nga lang mga karoos, wala po tayong dadalhin dito. So ipapadeliver natin to kasi may kasabay to na 4 na 8 meters ng yero. Yung isasabay dito. Yan, nagpapa-resibo na lang po tayo. Tapos sa gutter strainer, adidos lang kasi yung abang dun sa bubong nila, sa gutter nila. Bali, 100 piraso ng tech screw na dos media naman ito. Bali, ito dadalhin na natin to. Pero itong mga pinabend natin, pati yung yero, gutter, for delivery. Okay, bali magkano po lahat to? Bali, 22,712. Yan, lahat-lahat. Yan o. Yan, maraming salamat, Ma'am Rachel. Yan, meron pa po siyang regalo sa atin, no? Di tayo nakapunta ng December dito, eh. Talagang alam mo, Ma'am, yung ano ko, ah. Tatawa si Mamo. One thank you rito, ah. Ayun, ah. Colecciones. Ayan, koleksyon. Ma'am, salamat ulit, ah. Thank you. Bye, ma'am. Yeah, makakabalik na tayo sa Lumina. Salamat po muli rito sa regalo. Ayan, thank you po ulit. Okay, trabaho na po tayo mga Karaw House. Bali, yung tropa nasa taas na po. Ayan, akit tayo. Okay, dito na po tayo. Yan, bali wala si Pansky. Nandito lang si JR, si Billy, Master Jojo, tsaka si Ogie. Ayan, bali ito yung ating renovation dito. Bali, roof renovation. Bali, ito nga mga karoos, nakita nyo na to sa mga previous na vlog namin. Ayan, nag-umpisa na sila rito. Yung pinabend nga pala natin na, ano, na gutter. Okay. Medyo ano lang, medyo babawasan lang natin to. So kasi nung sinukat natin to, tinantya lang natin, no? Hindi natin alam kung ano yung kisame niya. So nakita namin dito sa kisame, gawa pala to sa kahoy at gawa sa plywood. Pero may another na kisame pa to sa ilalim. Kasi kami yung gumawa nung sa ilalim. So hindi na pinatanggal ng may-ari dati yung kisame niya na dating kisame. Ang problema kasi rito, yung kisame niya masyadong mababa, kaya hindi natin mabababaan yung gutter natin. So ang ginawa natin dito, nung pinabend natin, pinalaliman natin ng konti. Bali, ang mangyayari dito ay hindi siya malalaliman, no? Gagawa na lang kami ng paraan para kami na yung magpuputol ng ibang part ng gutter na kung saan sumobra. So yun, no? medyo mababaw yung kanyang medyo mababaw yung kanyang kisame rito. Kaya hindi natin malalaliman yung gutter. Eh, na-assemble na po ni Billy tsaka ni JR yung gutter.
Bali mga karaw house, bali palit yero po lahat to. Kaya nakita nyo rito sa unang layer ng yero, baklas na. Lahat po yan ano, palit yero. Palit yero, gutter, tapos yung flashing, papatungan na lang natin. Mahirap po kasi tanggalin yung flashing ng lumina. Kapag tinanggal mo yung sa inyo, madadama yung sa kabila. Kaya ginagawa namin, pinapatungan namin, pero bago. Kakaiba yung extension niya sa kabilaan ng kapitbahay, makikita niyo dito. Ang kakaiba no, mas mataas yung firewall level ng back extension ng kapitbahay. So sa ganitong kaso, kinausap namin yung may-ari nito na kung paano yung gagawin naming setup ng renovation, kasi nakikita niyo yung binabaklas ni Ogi, dating flashing 'yan. Dating flashing nitong likod nung itong kinontrata natin. Kaso nga lang, yan, mahirap na po siyang tanggalin gawa ng napalamanan na o napakain na doon sa kanyang firewall ng kapitbahay. So meron tayong pinabin na isang uri din ng flashing, pero iba yung ano niya, yung hulma. So nagpaalam tayo rito na kung pwede ba tayong pumako, pumayag naman sila. So para na rin sa kanila yon, kasi meron silang gap. Ayan o. So yung gap na yan, namamahay yung tubig dyan sa tuwing umuulan. So ang gagawin natin, paabutin natin yung flashing nito sa may sa may pader nila, para hindi na mamuo yung, para hindi na mamahay yung tubig sa pagitan ng kanilang wall. Medyo lugi to kasi naunang gawin tong extension dito. May palitada yung extension dito. Kaya siguro grabe yung moisture nito kapag tuwing umuulan. Ayan, siyempre kung hindi yan ganyang kataas yung extension nila, hindi natin gagawin na pumako dun sa pader. O kasing level lang ito, di ba? Siguro, yakap lang tayo ng flashing natin. Yan nga lang, merong ano. Yan nga lang, ganyang kataas yung wall. Ayun, kaya nagpaalam tayo. Pumayag naman sila. Maraming salamat dun sa may-ari. Kakaiba, di ba? Pag ganun, no? Yeah, may mga na-shoot na rin kami na video na ganyan yung extension ng ano, ng likod. Yan, bali kanina pa pala tayo rito na hindi pa natin nabati yung mga kasama natin, ha. Yan na, good morning, Master Jojo. Good morning. Okay, good morning. Good morning. Halak pa. Yeah, good morning, Billy. Good morning. And good morning, Superstar Jay. Good morning. Yan, wala pala si ano. Wala nga si Pangski. Wala yung forma natin. Ayan na, siguro meron nilakad kasi linggo naman ngayon. So hindi po tayo nag-day off na linggo. Ayan na, nakiusap po sa atin tong kapitbahay namin. Bali doon po tayo nakatira na kung maaari isa, ma-renovate na to. Ayan, meron nga pala tayong bago rito. Good morning, JJ. Welcome mga vlog. Ayan na. Bali kapatid po siya ni Ogi. Ayan. So bali ang total na bilang natin dito ngayon is 6. 6 tayo. Yan, 6. Oh, dahan-dahan lang ha, relax lang kasi ako, baka makamasugatan. Dahan-dahan. Sitwasyon ng yero rito, manipis. No, medyo manipis yung yero. Tapos yung ibang part kinakalawang na. Yung gagamitin niya palang gutter dito, smoke stainless siya na may kapal na 0.5. Lifetime na yan para dito. So yung dati kasing ano rito, yung dating tawag dito, yung dating gutter kasi na naka-install dito, isa GI sheet. So ano siya, kinakalawang yun. Kung ano yung flashing na binabaklas ni JJ tsaka ni Ogi rito, yan kinakalawang. Yan, palit yero lahat. Yan, ite-testing muna yung gutter. Jay, papalinis ko yung ano, yung kisame. Ayan, bali. Ayan, sige, kukuha na lang. Saka yung ano dun, yung elbow.
Dalawang elbow. Ah, ililipat. Bali yung ipapalinis natin yung isa may gawa nung binaklas to. Yung binaklas tong ano. Itong mga flashing dito. Siyempre yung mga parang ano niya nalaglag dito. So wala naman yan. Wala naman yan dati. Siguro nung nagtrinabaho tong wall na to sa kabilang bahay. Ayun. Daming ano. Daming mga ano. Mga halo. Bali, lalakad muna tayo. Yeah, meron tayong bibiling pa materials dito. Hindi tayo nakabili ng waterproofing tape. Yung ginagamit natin. Tapos yung ano, mga elbow para dun sa pasingawan niya. At saka dun sa exhaust pipe. Medyo matagal pa naman to kasi babaklasing pa doon. Okay, dito na po tayo sa hardware. Yan, dito na po tayo sa bahay. Yan o. Bumili tayo nito na DDoS na elbow para sa mga ano niya. Yung magiging passing awan, tsaka sa exhaust pan. At tsaka ito, yung waterproofing tape, dalawa. So, magkano po ito? Bali, 980. Silicone sealant, baka meron ito. May mga sobra siguro ako rito. Yan, bigay na natin doon sa nagpapagawa. Okay. Pero parang kulang tong isa. Tsaka na lang kung abot. Yan na. Ito, may lamang pa. Unti na lang. Tapos, meron tayong PVC na didos dito. Kadalasan, detress talaga yung ano namin. Yung ginagamit. Kaso nga lang, yung nakaabang doon, isa... Size 2 lang, kaya pwede na to. Ayan na. Assemble lang natin. Okay, dito na po ulit tayo sa taas. Yun, ang baklas na yung mga yero. Bali, yung yero pala na gagamitin natin dito. Simula rito sa may harapan hanggang back extension na. So, ang inabot nating yero dito is yung sa yero ng lumina na parang ganyan lang. Tapos nung ginawa yung extension nila, nagdugtong ng another na yero. Pero sa atin, simula rito sa may harapan hanggang likod. So, ganun kahaba yung yero natin na walang putol. Bali, ang yero na to is 8 meters. Yan, 8 meters yung yero. Bali, yung sitwasyon pala rito, nasa gutter pa lang kami. Bali, in-adjust kasi namin yung sukat ng gutter. Dahil nga, hindi na siya pwedeng ilubog pa. O hindi na siya pwedeng laliman. Ito yung sitwasyon dito. Tapos yung mga bato nga pala rito, yan, pinalinis na natin. Malinis na yung ano. Sa kisame. Ito lang yung mahirap na part kasi hindi masyadong ano, makakapasok yung kamay ng tao dun sa gilid. Kailangan kasi masilyado yan ng, ano, ng epoxy. Ito makikita niyo na ano, na parang sobra na yan. Yan ay magsisilbi na hindi po lulusot yung tubig dito. Ako sakali mang yung tubig medyo maangat. At isa, i-slide lang siya pa. Ayun. Ayun, pag-usan muna namin ng tubig ali. Titingnan namin yung klibe kung maganda. Ganda ng klibe. Oh, hotel. Parang gawa ni Alex Dam. Okay na. Ito bali dapat yung ano, ganun. Okay na. Okay, ito yung update dito. Siyempre ito. Ginawa ko. Pinutol-putol para matupi ng maayos. And tapos waterproofing tape. Then silicone. Yan, napansin kasi namin pag sa stainless. Bumibitaw yung ano. Yung epoxy katagalan. Kasi mas malakas mag-absorb ng init to eh.
para dun sa mga color drooping, sa mga ano, sa mga plain sheet na may color, may mga kulay. Kagaya niyan, yung dugtong nung ano, gutter. Yan yung nilagay namin. Mas matindi ang kapit ng waterproofing tape diyan kasi mas mainit. Okay, shout out muna, Jay. Shout out kay ano? Kay Rin. O mamaya, hindi pa sanay eh. Hindi pa sanay. Hindi niya alam. Shout out si Rin. Tapos bukas pa na YouTube. Bali yung ginawa namin gap dito sa long span between dun sa ano, sa gutter. Ayun pa siya yung kamay ng tao. Kadalasan ginagawa namin nasa kalahating part or 3/4. Kasi ito kasi ng ano to, medyo critical para pag dumating ang time maintenance. Para pag dumating yung time na ma-maintenance siya, linisan, madali. So case to case basis naman kung paano natin ginagawa 'yon. So dito lang, no? Dito lang sa part ng gutter na to. Mababaw kasi siya masyado. Bali mga parlina rito, mga nakatabingin. Ayan, ganito lang yung ginagawa namin. Eh, may bakal kaming dala. Susuksok namin doon sa sea parlin. Tapos iangat ng konti. Baba mobil. Ayan, ganyan yung tsura niya. Ayan, pagka inaangat. Nagiging flat siya, kaya madali na i-installan ng textcrew. Ayan, dos medyo nga pala yung textcrew na ginagamit namin dito. Ayan yung diskarte. Kasi pagka pinilit mo na nakatabingin siya, yung parlina, mahirap installan na. Ayan. Binabareta lang. Bali, liba, tapon. Yan, break time muna. Hindi na mata ulan yan. Yan, hindi ulan yan, pero meron tayong history. Kapag nagre-repair ng bubong, umuulan. Epoxy. Sa pag-install nga pala ng ano, textcrew, dapat alalay lang yung saktong-sakto lang. Yung hindi nyo palulubugin. Kasi mag-iiwan ng ano yan, parang kanal. Maaaring katagalan pasukin ng tubig or pamahayan ng tubig. Kailangan sakto lang, hindi siya lulubog. Alalay lang sa pagbarena. Yun. Break time muna. Break time. Pala against the light kanina eh. Ayan, may shoutout si ano, si JJ. Yo, shoutout kay ano, kay Pang. Wala siya ngayon. Ayan, kay Pangski. Yan, break time muna tayo. Yan, break time. Siyempre, bago tayo bumaba, ano, ibababa na natin yung mga maaaring liparin ng hangin. Medyo mahangin pa naman dito. Baka makadisgrasya. Ayan, gagaya ng mga yero. Ibababa na natin yan. Ayan, back to work tayo mga ka-row house. Dito sa tapat lang ng bahay. Diyan yung tropa, galing sa break time. Tapos sa iakit na nila yung mga flushing na pinamili natin. Bali, ito lahat yun. Meron pa. Tapos meron pa tayo isang rollo. Yan, ipapakita namin sa inyo kapag naka-install na lahat to kung para saan yung mga pinabend natin sa taas. No, mga pinabend natin na flashing para sa taas po ng ng bubong na nire-renovate natin. Haba. Yan, flashing po yan, isang banig. Nakinulang tayo ng textcrew. Yan, bali lalakad na tayo habang ini-install nila kasi baka maubusan. Yan, bali naka-isandaan na tayo na textcrew dyan na dos media. Dagdagan natin mga 30 piraso pa. Tara. Okay, dito na tayo. Gamit yung motor ni Ogie para mas mabilis. Pinakamalapit na hardware lang. Yun o. Okay, hanap pa tayo ng ibang mabibilan. Hindi available yung dos media. Tingin tayo rito. Tara. Dito tayo nakabili sa ano, Ray-Bans Hardware. Bali, 60 pesos yung 30 piraso. Eto. Tara, balik na po tayo. Let's go.
na tayo. Ako lang na text ko. Bali yung ginawa namin na papabend dito, 5 cm to. Para nakakagat pa rin tsaka nakayakap dito. Tapos ito 11 cm. Tapos pagdating naman dito sa firewall niya, 28 cm. Yan naman isa konforme kung ano yung sukat ng firewall. Minsan kasi mas mababa pa, minsan mas mataas. Tapos yung kagat niya dun sa may platform, lagi yung 4 cm yan. Yung flashing namin ang lapad. Bali ito, nakita niyo na to sa mga ano, sa mga video na ginawa namin. So kailangan videohan natin para makita nung nagpapagawa ng may-ari, para mapanood nila. Nilipat namin yung location ng Pasingawan. Yan, sasabihin natin dito para makita din nila yung itsura. Bali, ito po yung ito, inano natin kanina, inassemble natin. So size 2 lang yung kanyang ano, yung mga PVC. Unang gagawin dito, kadalasan na ginagawa natin na yun, lagyan ng flash band tape, tapos epoxy. Tapos dun sa binila natin ng roofing, meron tayong isang rollo ng ano, plain sheet. So hindi natin siya pinabend, bali ang gagawin natin dito, tayo yung magbibend para dito yun sa gilid. Kasi iba ang sukat nito eh, tsaka yung sa kabila iba, kaya tayo yung magbibend. Bali, ito yung critical na part sa extension. Ito mga karoos, yung gilid na yan. Diyan po kadalasan na nangyayari kung bakit tumutulo ang extension ng bahay, diyan sa gilid, kapag hindi na pulido yung pagkaka-install. Diyan talaga nagkakaroon ng problema. Tapos ito yung pinabend natin ng flashing, no? Yung flashing dito sa may back area, dapat to capping. Kaso nga lang, since ganito kataas yung ano niya, katalikuran niya, pinabend natin ng ganito. Mas maganda to, 'di ba? Kasi nawala na yung space dito na kung saan na pumapasok yung tubig. Gagawin na lang dito sa gilid, iba waterproofing tape, apply na silicone. Ayan, tapos ito mga ka-row house, pinako siya ng concrete nail dito sa wall. Pero nagpaalam po tayo dyan, humingi po tayo ng permission dun sa may-ari. Pausap natin yung may-ari nito bago tayo mag-renovate dito, na ganito yung magiging setup. Ayan, maraming maraming salamat dito sa nakatira rito. Sa mga flashing, ang ginamit natin dito is blind rivet po to, pinang-install natin. Blind rivet. Pero ano to, naka ano sa Grove dito. No? Dito siya naka-install. So, dito sa harapan, meron tayong pinabend na halos sa ito lang yung pinabend natin. Ito naman yung purpose nun. Kaya mag-apply na si Billy ng ano, waterproofing tape natin. Tapos syempre, yung mga bawat gilid niya, isisilicone lang natin. Ganun lang po siya. Ito yung yero natin. Kung makikita nyo, wala siyang ano. Yung dugtungan natin, wala pong nakaangat. Yan ang mga importante, mga dugtungan. Wala nakaangat. Fit na fit. Yan. Meron kasi iba mga yero dito nakabukan eh. Kaya kapag kaumulan, umi-slide yung tubig, pumapasok. Kaya nagkakaroon ng tulo sa kisa. Kaya nagkakaroon ng tulo sa kisa mi. Yan, ulitin lang natin, kung magpapa-renovate kayo ng ganito, ang ginamit na plain sheet dito is siyam na banig. Yan dito, tatlo rito. Bali, isang banig kasi ito. So tatlo ron, tatlo sa kabila, anim. Tapos dito, isang banig din to, pito. Pero kita nyo naman ang lapad ng flashing. So, hindi siya yung kagaya ng ano lang, standard na flashing. Yan talaga, nilaparan natin. So pito, pang 8 ron, yung naka-install na doon sa may back area. Tapos itong naka-rolyo, pang siyam. Tapos yung ginamit na yero rito, 4 na 8 meters. Kaya isang diretso na siya. Sa text crew, naka-ano kami, naka 130 pieces. Yung sa flash band tape. Sa waterproofing tape, hindi ko sigurado kung kakasya yung ano,
binili natin ang dalawa. Ayan ah. Extra nating silicone. Ubus na, paubos na yung isa. Dito na po sila nag-i-install sa bawat gilid tsaka rito. Ito kailangan makubera namin ang hose dito para wala mag-penetrate na tubig. Ganun din sa kabila. Ayan, medyo critical. Medyo critical lang ano. Dito lang ang bawat sa pagkakalaman. Ito yung ating tubo. So ito, waterproofing tape muna. Tapos mamaya, epoxy. Lagi ng epoxy. Ito naman yung sitwasyon dito sa gilid. Yun ang medyo mahirap, yung sa pinakadulo. Kasi may katalikuran ha. Tapos meron pang nakatara na rin dito na may yero na. So kailangan maayos namin doon na walang, siguradong walang papasok na tubig sa gilid. Kasi maraming siwang eh. Pag kami pumasok dyan, sigurado tutulo dito sa gilid. Yan ay mga kahinaan dyan. Yun doon halos okay na, halos kompleto na rin sa gilid din doon, sa kabila. Yan, halos okay na rin to. Kung ano po yung ginawa na flashing doon, ganun din dito. Halos okay na to. Doon na lang. Tsaka yung pagwa-waterproofing tape na lang. Ito pala yung gutter na pinapalitan nila sa amin. Yan o. Kaya pala man lakas ng tulo dun sa back extension. Talagang bulok na. Ayan na. Ayan na. Butas-butas na. Kitang-kita. Ganun din dito. Yung mga gumagamit ng ganitong klaseng gutter, tatagal naman. Basta mami-maintenance na. Alaga sa pintura. Kung hindi nyo mami-maintenance, yan, ganyan mangyayari dyan. Pero mas mabuti na rin na gumamit na rin talaga ng stainless. Butas-butas na. Yeah, mga karohaw, sa uwian na po, no? So tapos na po tayo rito. Yun, nakababa na po yung tropa. Ayun na lang sa bodega. So inspectionin natin yung gawa natin dito. So kagaya ng ginagawa namin, yung mga rivets, yan po yung number one na pinapasukan din ng ano, ng tubig, yung mga blind rivet. Mas maaga rin siyang mangalawang. Tapos sa itong mga tech screw, since may washer naman na goma yan, kaya hindi na muna natin nilagyan ng any na pantapal. Ayan. Tapos dito, yan, pinakitunan natin si Billy. May dala siyang pangsilan. Meron pa tayong naobserbahan dun. Tapos kinulang yung waterproofing tape na para dun sa gilid. Kung sakaling magkakaroon na lang ako ng ano, nang sobra nito, yan, babalik tayo rito. Tapos dito sa may wall, yan, makikita natin, yan, naka waterproofing tape siya. Tapos naka silicone sealant. Yan yung pinapaliwanag namin kanina na lalagyan po yan. Yan, para hindi pumasok yung tubig. Tapos dito naman, naka ano na to, naka epoxy na. Ayun. Yan, maraming salamat po dito sa client owner natin dito na kapitbahay lang natin. Yan, maraming salamat at saka shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa opportunity. So sa mga ganito nga pala mga karohaus, kapag nagre-renovate tayo ng bubong, hindi porkit bago ay wala nang tulo. So syempre bago tong mga nilagay natin, pero kung hindi naman tama yung mga pagkaka-install, maaari pong magkaroon na, magkaroon po uli siya ng tagas. So ito, naobserbahan natin sa malakas na ulan. Tapos kapag nagkaroon ng problema, babalikan kagad natin. Hanggang sa mawala po natin yung tagas ng kanyang tubig. Nang galing sa ulan, ayun, sa madaling salita. Yan, kagandahan nito, syempre, bago yung mga yero. Tapos isang buo na po yan. Yan ang kagandahan hanggang dito. Yan, isang buo na siya, wala na siyang dugtong. Ito, kagandahan nito. Tapos napalitan ng stainless yung kanyang gutter. Yan yung kagandahan. Yun, no? Yan, ito, kompleto na lang ni Billy. Okay na po to. Tapos makakababa na tayo mamaya.
mga Karos, natapos na naman po yung araw natin. Ngayong araw po ng Linggo. Mga Karos, maraming salamat po muli sa pagbisita dito po sa aming channel. Bali sa susunod na video na lang po yung shoutout natin kasi si Pangski rin ay hindi po siya pumasok ngayong Linggo. So paano mga Karos, kita-kita tayo sa susunod na video. And ingat palagi.